Kono, malapit na nga talaga ang Pasko, ano? 9 days na lamang! Pasko na! Magandang araw, Laguna, Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo na nakatutok sa atin ngayon live sa pamamagitan ng Facebook pages ng DZLB 1116 AM, ang Tinig ng Kaunlaran at Bidani Network Program. Narito muli ang ating programang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon dahil nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa Kaunlaran. Ito po ang Bidani Nutri Live, hatid po sa inyo ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Network Program ng Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines Los Baños at ng Radyo DZLB ang Tinig ng Kaunlaran. Ang inyong lingkod, Gen Garmapa, Development Communication Operations Coordinator ng Bidani. Kumusta po kayo? Ngayong napakagandang araw ng Miyerkules. Naku, ito na nga po ang araw na pinaka-aabangan natin dito sa Bidani Nutri Live, lalo na yung ating mga enrollees. No? Ngayong araw po ang ating graduation broadcast. Eksaktong isang buwan po ang nakalipas mula nang nagsimula ang ating programa dito sa Radyo DZLB. At ngayon na magwawakas na po tayo sa ating unang season, abay, paparangalan na po natin ang mga aktibong kalahok at mga enrollees. At syempre, babalikan din natin ang huling kalahati o second half ng ating unang season dito sa Bidani Nutri Live. Ngunit bago po yan, balikan natin yung ating napag-usapan noong nakaraang Lunes. At syempre, ano nga ba yung mga sagot sa ating nakaraang Nutri Quiz? Narito na po ang ating Nutri Rewind. Ayan, at tulad nga po ng ating nabanggit kanina, babalikan nga po natin yung ating lesson noong nakaraang Lunes na patungkol nga po sa ating Kalinga Mix. Ayan, yan pong isang teknolohiya ng Bidani na ating pinopromote at pinapalaganap. Ito pong Kalinga Mix ay gawa sa bigas, munggo at linga. Ang kada 60 grams ng kalinga ay nagtataglay ng 240 kilocalories o 240 kilocalories. 6 na gramo ng protina, 6 na gramo ng fat at 41 gramo ng carbohydrates. Natunghayan din po natin kasama ang ating University Extension Associate na si Ms. Belinda Lalap ang kung paano gamitin ang kalinga para sa iba pang mga recipes. At yung nga pong ating pinakita noong nakaraang Lunes ay ang Kalinga Nutri Veggie Fish Balls at Kalinga Polvoron. Ayan, pwedeng-pwede po ninyong pagkakitaan yan. Kung napanood niyo yung ating kasina ni Nanay segment nung nakaraang Lunes. Ngayon naman, narito na. Narito na ang mga sagot sa ating Nutri Quiz noong nakaraang Lunes. Ito po yung ating kahuli-hulihang Nutri Quiz para sa unang season ng Nutri Live. Unang tanong, ano ang mga pangunahing sangkap ng kalinga? Letter A, bigas at munggo. Letter B, bigas, munggo at linga. O letter C, bigas at linga. Ang tamang sagot po ay letter B, bigas, munggo at linga. Question number 2, tama o mali? Ang kalinga mix ay mainam na gawing karagdagang pagkain ng mga batang 4 na buwan gulang pataas. Ang tamang sagot po ay mali. Ang tama pong pangungusap ay maari pong gawing karagdagang pagkain ang kalinga mix para sa mga batang 6 na buwan gulang pataas. 6 months and up. Yung sinasabi nga po natin nung isa pang episode na complementary feeding na nagsisimula sa edad 6 na buwan. Question number 3. Ilang kilocalories ang maaring makuha sa isang pakete ng kalinga mix na may 60 grams kada pakete? Letter A, 100 kilocalories. Letter B, 120 kilocalories. O letter C, 240 kilocalories. Ang tamang sagot ay letter C, 240 kilocalories kada pakete.
Question number 4, tama o mali, ang Kalinga Mix ay nagpapabili sa pagtaas ng timbang na mga batang mabababa. Ang timbang, ang tamang sagot po ay tama. Panghuli, question number 5. Ang Kalinga Mix ay maaaring ipalit sa mga nabibiling harina upang makagawa ng mas masustansyang pagkain, lalo na sa mga bata. Ang tamang sagot po ay, syempre, tama. Ayan, so yan po ang mga sagot sa ating NutriQuiz noong nakaraang Lunes. At ngayon, alamin na po natin ang mga top scorers ngayong araw na ito. Sina? Aba, marami ang ating top scorers ngayong huling NutriQuiz. Ang ating mga top scorers ay sina? Maura Monsalud, Rosemary Urikia, Jane Laron, Prima Lucto, Mila Valderrama, Virginia Alcantara, Maginda Dumio, Mildred Padigos, Maria Pilar Arcasitas, Ivy Gladi Garcia, at Laura Maria Teresa Clarin. Sa inyo pong mga top scorers para sa ating huling NutriQuiz. Congratulations! Marami ang magpipiesta! Dahil maraming nakasagot sa ating NutriQuiz na top scorers. Ayan! Tulad nga po na ating nabanggit kanina, ang inaabangan natin ngayong araw na ito. May paglilipat ba ng toga? Graduation broadcast nga po natin ngayong araw na ito. Ngunit syempre, bago tayo magtungo sa ating graduation, ay syempre, balikan po muna natin yung ikalawang hati ng ating programa. Partikular yung ating mga aralin tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain para sa ating pamilya, infant and young child feeding, at sa Kalinga Mix. Yan. Ngunit bago yan, syempre ay bati-bati portion po muna. Batiin natin yung mga unang-unang bumabati sa ating live broadcast ngayong araw na ito. Tulad nina Ma'am Jane Posada Orillaza. Good morning mga ka-NutriLife at congrats sa ating lahat ng enrollees. Si Ma'am Virgie Alcantara, good morning to all. Ma'am Maura Monsalud, good morning po sa ating lahat from BNS of Barangay Sinipian ng Carlan, Laguna. Good morning NutriLife from City of Valencia, mula naman po kay Ma'am Mila Valderrama. Good morning graduates, maraming salamat po sa inyong lahat mula kay Tita Chare Maneha. Ayun, si Ma'am Jane, may isa pa palang comment. Salamat po sa Bidani NutriLife para sa magandang programa natin. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. At syempre, may pa pang mga nakatutok sa ating programa. Si Sir RJ Galang, ang project leader ng DZLB Online. At ang ating butihing ina na si Professor Seria Garma mula sa Mariano Marcos State University, nakatutok din ngayon. Alright, second half recap ng ating NutriLive. Yan po ang inyong abangan sa ating pagbabalik. Magbabalik pa ang Bidaning NutriLive dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si Nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay Nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang Lola ko! Oh,
sapak na oras sa buong kapuluan, 20 minutos. Makalipas ang alas 9 ng umaga, ito pa rin ang Bidani NutriLive na inyong sabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook pages ng DZLB 1116 AM, ang tinig ng Kaunlaran at ng Bidani Network Program. Alright, ngayon naman po ay bago tayo magtungo sa recap ng second half ng ating unang season ng Bidani NutriLife, ay syempre gusto pong iparating namin sa inyo ang mensahe ng ating program leader dito po sa Bidani Network Program para po sa ating mga graduates, sa ating mga kalahok dito sa ating online nutrition school on the air. Kaya live na nasa ating linya ng komunikasyon ang aming pong program leader dito sa Bidani, si Associate Professor Angelina Ning Felix. Ma'am Ning, good morning po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Bidani NutriLive. Okay. Lalo na po sa ating mga magsisipagtapos na enrollees ng ating kauna-unahang online nutrition school on the air. Maaari po na ang 2020 ay puno ng hamon para sa ating lahat. Lalong-lalo na pangunahin po dito ang pandemya ng COVID-19. Marami po ang mga aktibidades na naudlot ng mga universities, lalo na po sa larangan ng extension services. At kasama na po kami dyan sa Bidani Network Program. Gayunpaman po, ang inyo pong mga kabidani ay di tumigil na maghanap ng mga paraan upang patuloy tayong makapagbigay ng serbisyo publiko. Lalo na po sa aming mga katuwang na bayan at mga barangay, hindi lang dito sa Laguna, kundi sa buong bansa na nasasakop po ng Bidani Network Program. Okay? So isa po sa mga nabuo nating paraan ay maipagpatuloy ang programa ng Bidani sa pamamagitan po ng Bidani NutriLive. So una po, kami po ay nagpapasalamat sa College of Development Communication sa pagpapaunlak ng aming intensyon na makapaghatid ng kaalaman at impormasyong pangnutrisyon sa pamamagitan po ng Radyo DZLB. So nawa po, inaasahan po namin ang patuloy na koordinasyon at partnership po with the College of Development Communication ng University of the Philippines Los Baños. Yun po. So maraming salamat din po sa ating mga local government units na naging partner natin dito sa patuloy na pag-e-air po ng ating mga information dissemination about nutrition. So, shout out po dun sa mga partners natin sa municipal at barangay level na patuloy po na tumutulong sa atin upang palaganapin ang ating programa. Higit sa lahat, napakalaki po ng aming pasasalamat sa inyong lahat na lumahok sa Bidani NutriLive. Maraming salamat po at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon upang sabay-sabay tayong matuto tungkol sa mahalagang aspeto ng nutrisyon para sa ating pamilya. Naway lagi nating bitbit ang mga kaalamang ating natutunan at maisabuhay ang mga ito. Sa inyong lahat po na magsisipagtapos ang aming masigabong pagbati, congratulations po sa ating lahat. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa loob ng isang buwan. Hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama, naway manatili tayong magkakasama sa pagpatuloy po ng ating Bidani NutriLive. So muli po, magandang araw at binabati po namin kayo sa programa ng Bidani Network Program ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bye-bye po! Ayan, maraming salamat po, Ma'am Ning. Yan po ang aming program leader sa Bidani Network Program, si Associate Professor Angelina Felix. At yan, tulad nga po na nabanggit ni Ma'am Ning, kahit na napakaraming hamon, may pandemya pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng Bidani para po sa ating mga kaagapay, mga katuwang na mga bayan, hindi lamang sa Laguna, kundi sa buong bansa. At kita naman natin, no, nationwide, itong naging reach ng ating programa. Muli po, Ma'am Ning, maraming salamat po.
Alright, ngayon naman, balikan na po natin ang ikalawang hati ng ating unang season kung saan tinalakay nga po natin ang tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain para sa ating pamilya, infant and young child feeding o pagpapasuso at nutrisyon ng mga bata na edad 2 taong gulang pababa at ang Kalinga Mix na pandagdag nutrisyon para sa buong pamilya lalo na sa ating mga chikiting. Nakasama natin sa mga nutritalakayan na iyan sina Assistant Professor Isa Chris Bernardo ng Institute of Human Nutrition and Food at si Ms. Belinda Lalap, University Extension Associate at Coordinator ng Participative Nutrition Enhancement Approach o PINEA ng Bidani. Tunghaya na po natin ito. Ba bumili ng baboy na mahal na, make sure na may quality pa, no? So, ang una, Sir Gen, kailangan medyo rosy daw yung, ano, yung laman, no? Hindi siya yung parang antagal ng kinatay, alam mo, mangitim-ngitim na siya, no? Dark na yung color. Alam mo, pag talagang bagong katay na, madugo pa siya, no? Marosas-rosas pa, mapula, hindi maitim. At yung taba, hindi sag yung taba, no? Maputi yung taba, malinaw yung taba. And then yung isa din is yung walang kanais-nais na amoy, no? So minsan pwede mong ilapit-lapit yung ilong mo tapos pwede mong amoy-amoyin din siya kung hindi siya amoy parang nearly stale or nabubulok na laman. And then pag hinawakan, firm, no, yung hindi naghihiwag-hiwag ang laman niya, malambot. At pag pinisil, medyo bumabalik siya sa dati niyang ano. So yun yung mga katangian ng karne ng baboy. And you'll see, Sir Gen, na pag pumunta tayo doon naman sa karneng baka, halos same lang din, no? Kasi halos pareho lang. Halos pareho. You check, no, using your senses, your eyes, your nose, yung pag-touch mo. Yun. And making sure na ito ay tatak garantisado, no, sinuri ng pamahalaan, walang kanais-nais na amoy. For baka, it's mamula-mula ang laman. Ito naman, hindi maputi talaga ang taba. Remember, if you see yung karne ng baka, halos naka-embed doon yung taba niya, no? So manilaw nila, very rich, no, yung taba, no? Yung talaga yung fresh na karne ng baka. Yes. So for karneng manok, ano ba kailangan nating tingnan? Syempre, kita mo yung nasa picture diyan, Sir Gen. Siksik ang laman. Kita mo hindi siya sag ang laman niya. Yung kanyang laman intact doon sa buto. I mean, nakakapit ng mabuti sa buto, no? Mm-mm. Tapos ay malambot, makinis, walang pasapasa ang balat, no? That's a sign na properly handled ang manok, ang dressed na chicken. So wala ding mga maliliit na balahibo, no, na o kaya naman tanggal o kaya naman ay yung mga hindi maayos ang pagkakalinis, so may mga naiwan siya na balahibo. Okay? Tapos ay matigas at matatag ang buto sa pitso at kita mo na siya ay malaman. So for isda naman, no, ito talaga pagkaisda, no, makikipagtitigan ka, Sir Gen. Nako. Labanan pala ng titigan pag isda. Ito yung my staring contest. Kasi kailangan maliwanag, kita mo maliwanag at nakaumbok ang mga mata. Tapos kita mo yung hasang niya mapula. Yung balat niya, hindi yung parang kinayod, kayod-kayod yung balat. Kailangan makinis. Yung kanyang kaliskis, ganun din, intact din. Tapos makikita mo na yung kanyang laman ay firm, hindi parang lasog-lasog, no, yung laman. At syempre, alam naman natin malansang isda, pero alam din natin yung amoy ng medyo nabubulok na. So, yung nakapulatis tayo doon sa mga hindi kanais-nais na amoy. At saka, make sure din, no, na kita natin na maayos yung pagkakalagay niya sa banyera, no. Hindi siya yung parang halos nasa sahig na. Tapos yung iba paano pag tilapia, Sir Gen, di ba? Kita mo nasa aquarium pa siya, lumalangoy-langoy pa. Buhay na buhay at saka fresh. Parang kabaligtaran, no, kailangan makinis yung mga manok, etc. Ganyan, makinis. Pero sa itlog, kailangan ang shell niya magaspang. That's a sign, no, na ito ay fresh. Tapos yung iba, ginagawa, naka-candling technique pa sila, parang sisilipin sa liwanag, no, okay, na formed yung ano, yung egg yolk niya. Tsaka pagka ano siya, pagka medyo winame mo siya, mabigat siya. Ramdam mong may bigat siya, no, hindi hangin na lamang. We want na yung presyo ng bigas na binibili natin ay worth it, no.
doon sa kanyang kalidad. So, unang-unang titingnan, buo-buo ba ang butil? So, pwede yan hawak-hawakan, di ba? Yung iba nga, tinitikman pa nila, no? Nagsusubo pa sila ng konti, no? So, tingnan muna ang mga butil kung buo-buo. Kasi kung ito ay durog-durog, parang ano ko, parang hindi na din masarap isain, no? Tapos, kailangan malinis, no? Walang mga gumagapang na mga insekto. Kailangan tuyo. Tuyo yung bigas, no? Kita mo na yung kanyang pinaglalagyan ay medyo nakaangat ng konti sa floor, sa sahig, no? Laging may patungan. Okay? Mabigat at malinis yung paghinawakan mo. At wala din ka nais-nais na mo. Tsaka hindi masyadong marami yung ipa, no? Sa mga gulay muna at prutas, well, halos pareho lang naman, no? Kung ito ay gulay at prutas, make sure na walang pasa, no? Walang bahaging malambot, no, yung term natin na para siyang lamog, no, di ba? May ganun tayong term, walang lamog. Kung halimbawa naman prutas, ito matingkad ang kulay. Kung ito'y madadahong gulay, malago, no, walang mga kulukulubot na dulo o madahong gulay. Ayan. So malinaw po mga kibidani at mga ka-Nutri Life, ha, pag po 0 to 6 months, wala kang ibang i-introduce, exclusive breastfeeding po lamang. Ayan, so ngayon Ma'am Aiza, bakit nga po ba mahalaga? Gaano kahalaga ang exclusive breastfeeding both sa sanggol at para na rin sa ina ng sanggol? So syempre, unang-una, sabi nila 0 to 6 months, kailangan gatas lamang ng ina. Bakit? It has the complete nutrients, no, na kailangan ng bata para ang bata ay lumaki ng tama at maging malusog. Aside from that, yung term na colostrum, no, o yung kauna-unahang gatas na madilaw-dilaw na thick, anong tawag dito, malapot, no, na inilalabas ng nanay, no, sa kanyang suso sa simula ng pagpapasuso, medyo yellowish siya kasi mataas ang kanyang vitamin A content, no, ay very beneficial para sa bata. In fact, itong picture ng vaccine na to, it increases the immune, what you call this, improve the immune system of the child, the baby. Mm. So, isa ito sa mga benefit ng exclusive breastfeeding sa bata. Okay? Ano pa, syempre, there are studies, no, nagpapatunay na yung mga breastfed na mga infants ay improved yung kanilang cognitive skills. Matatalino, diba? Talino yung mga batang breastfed. Pero syempre, may iba pang factors doon, no, Sir Gen, no? Pero ayon sa pag-aaral, may ambag, no, sa brain development yung exclusive breastfeeding. And ano pa, dahil skin-to-skin contact, no, nandoon yung tinatawag natin na bonding. Okay? Yes. Family bonding, no? Ano pa, sa nanay naman, ang isang effect niya, di ba, kapag ka nanganak or nagbuntis, magigain ka talaga ng extra weight dyan. And pagka nakapanganak na ang nanay, hindi naman lahat ng weight na nag-gain mo ay totally ilulose mo na after delivery, no? So, nakakatulong ang breastfeeding sa unti-unting pagbalik ng timbang ng nanay. Ano pa, yung risk natin mga babae sa breast cancer or cervical cancer, mas mababa pag tayo ay nag-breastfeed. Tapos, nakakasave pa kasi siyempre, mahal ang gatas, no, yung mga infant formula. Plus, of course, ito na yung best, no, na pagkain na pwedeng ibigay sa ating mga 0 to 6 months old na mga baby. Ang isa pang kahalagahan nito, Sir Gen, di ka nabibili ng mga contraceptive mga pills or mga iba pang gamit for family planning. Kasi during the 0 to 6 months, kapag ang nanay ay exclusively breastfeeding yung kanyang bata, meron siyang tinatawag na lactation amenorrhea. At kasi nabing ganun, Sir Gen, hanggat hindi pa nireregla ang nanay at breastfeeding on demand, mababa yung chance na magbuntis yung nanay. So, it promotes proper breast spacing. Okay? So, parang yung natural na action ng katawan. Kasi alam na, hindi pa naman talaga nagre-ready ulit yung katawan ng nanay for another baby, no? Mag-carry ulit ng another infant. So, yun, there are so many importance of exclusive and the whole breastfeeding process. Iba-iba ang sagot ng mga nanay, iba-iba yung convenience na naibibigay sa bawat nanay. Ito lang yung in general.
So, ano po yung mga uri ng pagkain sa ika-anim na buwan? Simulan po natin sa lugaw. O yung mga minasang saging o patatas. Okay, yan naman talaga ang normal na ibinibigay natin. Tapos, as the child grows, no, and yung age niya ay hanggang mag-isang taon, dalawang taon, sumubok po tayo ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang ibig sabihin lang po niyan, wag malimit sa lugaw lang ng lugaw or saging lang or patatas lang. Mag-try po tayo ng variety of foods kasi ang daming pwedeng i-offer sa bata, no, para ma-develop yung kanyang panlasa sa iba't ibang lasa ng pagkain at iba't ibang tekstura ng pagkain. Yun nga lang po. Atin kung sisiguruhin na may kakayahan talaga ang bata na nguyain yung particular na pagkain na ibibigay. Depende po yan. Okay. So, ang tanong naman na next natin is, gaano naman kadalas papakain? So, kung halimbawa ay 6 na buwan na ang bata, no, tuloy-tuloy ang pagpapasuso ng nanay, magbigay ka ng 2 beses na extra na pagkain. Ano pa? At mapapansin mo, Sir Genjan, di ba? Pag nag 6 to 9 months na, pwede ng 3 times. Pag 9 to 1 year old na, 4 times na. Pagka nag 2 taon na, hanggang 5 times na. Mapansin mo, Sir Gen, talaga, habang lumalaki ang bata, susuportahan natin syempre yung paglaki. So, dadami at dadalas yung ating pagbibigay ng pagkain kasabay ng pagpapasuso. Patuloy na pagpapasuso. Yes. At team. So, ano nga ba ang Kalinga Mix? Ano po? So, ang Kalinga Mix ay isa pong epektibong pagkain para sa mga batang may problema sa nutrisyon. At na masasabi din po natin na ang Kalinga Mix ay epektibong pagkain dahil meron itong mataas na enerhiya, protina at carbohydrate na kailangan ng mga bata sa kanilang paglaki. At maging sa pagpapanatili ng kanilang lakas ng kanilang katawan sa araw-araw. So actually, hindi lamang po ito para sa mga bata, kundi ito ay para sa lahat. Katulad ng ating mga nagbubuntis na mga nanay at nagpapasusong ina, maging sa mga may sakit o mga nagpapagaling sa kanilang karamdaman, lalo na sa mga bata, para hindi bumaba o bumagsak ang kanilang mga timbang at para din ito sa mga nagtatrabahong individual at maging sa mga may edad na, kabilang na ang mga senior citizen. Yes, so napakahalaga po ng Kalinga Mix kasi sabi nga po natin para sa karagdagang sustansya ng ating mga pagkain sa araw-araw. So sabi nga, maaari nating ipalit ang Kalinga Mix sa mga nabibili nating mga ordinaryong mga harina upang makagawa pa ng mas masustansyang pagkain, lalo na sa mga bata. So, mayroong mga recipe o lutuin sa ating mga bahay na sa halip na purong ordinary na harina ang gagamitin, dinadagdagan ng Kalinga Mix para mas tumaas o dumami pa yung sustansya nito para matugunan yung pangailangan ng bawat isa. At syempre, mainam din na gawing karagdagang pagkain ito ng mga bata na 6 na buwan pataas, ano, upang matugunan po ang kanilang mabilis na paglaki. So tulad nga po ng sinabi natin kanina, dahil meron itong mataas na enerhiya at protina na kailangan ng mga bata, so, ang Kalinga Mix ay makakatulong para sa maayos na kanilang paglaki at para rin sila ay maging normal ang kalagayang pangnutrisyon at sila ay maging malusog at matalinong bata. At syempre, again, so sabi nga, higit sa lahat, nagpapabilis ito ng pagtaas ng timbang ng mga bata na mayroong problema sa kanilang mga timbang. So, ayon nga sa pag-aaral na ginawa noon sa isang bayan dito sa Laguna, so nagkaroon talaga ng significant na pagbabago ang timbang ng bata sa loob ng 21 days ano, ng pagpapakain ng kalinga, isang pakete bawat araw,
bilang karagdagang pagkain ng kanilang anak. Kaya masasabi nating epektibong pagkain ito. So, sa isang pakete ng Kalinga Mix na mayroong 60 grams, kasi yun ang ating usual na packaging ng ating Kalinga Mix, meron siyang 60 grams. So, ayon sa pag-aaral o nutrient content analysis na ginawa ng UPLB Biotech, so, mayroon itong 240 kilocalories. At mula dito sa 240 kilocalories, mayroong 41 grams na carbohydrates at mayroon ding 6 grams na protina at 6 grams na taba. Okay. So, yun ang bumubuo ng content o nilalaman ng ating 60 grams pack. Kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay! Ang Philippine Standard Time, 42 minutos makalipas ang alas 9 ng... Ito pa rin po ang Bidani Nutri Live, dito lamang sa Radyo DZLB Antinig ng Kaunlaran. Bago tayo magtungo sa ating pagpaparangal sa ating mga kalahok, ay syempre gusto din po natin na marinig ang mensahe ng aming pong Institute Director sa Institute of Human Nutrition and Food. Syempre meron pong inihanda na mensahe ang ating liderato mula sa IHNF para po sa ating mga graduates ngayong araw na ito. Kasama po natin ngayon live sa ating linya ng komunikasyon ang Institute Director ng Institute of Human Nutrition and Food, Professor Laila Africa. Ma'am Lai, magandang umaga po. Yes, ma'am. Go ahead po. Okay. Pagbati po ng isang magandang umaga sa lahat ng mga kabidani at tagapakinig ng Radyo DZLB at tumututok sa DZLB Online. At syempre po, ang mga tumututok sa Bidani Nutri Live. Pagbati din po sa Bidani at sa Radyo DZLB sa matagumpay na pagsasahing papawid ng Season 1 ng Bidani Nutri Live. Sana po ay magkaroon pa ng Season 2 at marami pang season sa hinaharap. Ano po? Ako po ay nagagala. Ako po ay galak na galak dahil sa matagumpay po nating naisagawa itong ating programa sa radyo at online. Nung ito po ay pinaalam sa akin, hindi po ako nag-atubili na pirmahan yung MOA or yung LOA para po sa programang ito. Kasi alam po na napakahalaga po ng impormasyon para po sa nutrisyon. Sa loob po ng isang buwan, mayroon pong 9 episodes itong Bidani Nutri Live. At nakasama po natin si Gien at ang kanyang mga panauhin upang talakayin ang mahalagang aspeto ng nutrisyon para po sa araw-araw nating pamumuhay. Napakainam po na tayo po ay may tamang kaalaman tungkol sa nutrisyon. Subalit, mas mainam po at mas mahalaga na ang ating mga kaalaman at ang ating mga natutunan ay makakapagpabago sa ating buhay upang tayo ay mas maging malusog at syempre, mas humaba pa ang ating buhay.
Nawa po ay maisabuhay po natin ang ating mga kaalamang natutunan sa ating Bidani NutriLife para po sa ating pamilya at syempre para po sa ating komunidad. Bawat isa po kasi sa atin ay may ambag para po sa mabuting nutrisyon ng ating mahal na Pilipinas. Ano po? Salamat po sa College of Development Communication, sa Bidani, sa mga reps ng Bidani at lahat at higit kay Gien. Sa mga kapartner din po natin sa Bidani Network Program, mga kapartner po natin sa local government units, at syempre po, maalam na pagbati at pasasalamat sa mga magsisipagtapos po sa araw na ito. Hangad ko po ang inyong kalusugan at syempre ang inyong kaligayahan kasi matatapos na po kayo sa unang season ng ano ng Bidani NutriLife. Nawa po ay magkaroon po ng mas mahaba pa pong pagkikipag-ugnayan ang bawat isa sa atin. Dahil alam po natin na ang nutrisyon ay mahalaga at ito po ay susi para sa kaunlaran ng ating bayang minamahal. Again, magandang umaga po sa ating lahat at ako na po ay babati sa inyo ng maligayang Pasko at masigabong bagong taon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Yan. Maraming salamat po, Professor Laila Africa, Institute Director ng Institute of Human Nutrition and Food. Ayan, napakahalaga po nung sinabi ni Ma'am Lai na lahat po tayo ay mayroong kontribusyon, no, sa nutrisyon ng ating pamayanan at ng ating minamahal nga na bayan. Kaya nga natin ito ginagawa para syempre baon natin hindi lamang kaalaman, syempre maisabuhay, di ba? Yung ating mga natutunan sa ating unang season ng Bidani NutriLife. At ngayon, heto na nga mga kabinani at mga ka-NutriLife. Ang mga nagsipagtapos sa unang season ng Bidani NutriLife. O di ba talagang pag-graduation din yung ano? Pag-graduation din yung music. Syempre, graduation eh. Muli po ang mga makakatanggap ng sertipiko ay yaon pong mga enrollees po natin sa Bidani NutriLife na aktibong nakikilahok yung mga sumasagot po sa ating Nutri Quizzes. At syempre, ang kaabang-abang dito, sino nga ba ang ating mga top scorers? Ayan, simulan na po natin ang graduation, pagkilala sa mga aktibong kalahok at top graduates ng unang season ng Bidani NutriLife. Ang mga makakatanggap ng Certificate of Participation ay ang mga enrollees na nakapagsumite ng isa o higit pa na Nutri Quizzes sa tamang oras at sa tamang format. Ang mga makakatanggap ng Certificate of Participation ay sina Arnold Lopez, Evelyn Fernandez, Gemma Convino, Gemma Ordonez, Geraldine Echeverria, Ivy Glady Garcia, June Ramirez, Christa Lay Reyes, Leia Heyrosa, Laura Maria Teresa Clarín, Maginda Dumio, Medi Gaba, Mila Valderrama,
Mildred Padigos. Noveline Duque. Rosemary Urikia. Ayan, congratulations po. Samantala, ang mga makakatanggap ng Certificate of Completion ay ang mga enrollees na nakakumpleto ng 6 na NutriQuizzes sa unang season ng Bidali NutriLive at nakapagsumite sa tamang oras at sa tamang format. Ang mga makakatanggap ng Certificate of Completion ay sina Jane Laron, Janeth Rubina, Maria Pilar Arcasitas, Maura Monsalud, Prima Lukto, at Virginia Alcantara. Congratulations po sa inyo. At ngayon, narito na ang ating mga top graduates. Ang ating po mga top graduates ay nakakuha ng cumulative score sa ating NutriQuizzes na 27 over 30 pataas. Siyempre, ang mga top graduates ay makakatanggap ng papremyo na 500 pisong cellphone load. Ba, may papremyo! Siyempre, ang ating mga nagtaguyod ng ating mga papremyo ay kami po sa Bidani. Sa pangunguna po ng ating program leader, Professor Angelina Felix, si Miss Maria Charina Maneha at Lasagne. Sana tama yung pronunciation ko, Tita Chare. Yan, kung gusto niyo mag-order ng lasagna daw, ha, ngayong Pasko, sa lasagna kayo mag-order. Miss Pamela Gonzalez, Miss Belinda Lalap, Mr. Arnold Abuyog, at ang inyong abang lingkod. Okay, narito na ang mga top graduates ng unang season ng Bidani Nutri Live. Pababa po ito hanggang pataas, ha? Ang ating unang iaanunsyo na may score na 27 over 30, Jane Laron. Nakapagtala din ng score na 27 over 30 si Janeth Rubina. Nakapagtala naman ng score na 28 over 30 si Prima Lukto. Kapwa nakapagtala ng cumulative score na 28 over 30 si Miss Virginia Alcantara. At ang ating class valedictorian, ang nakatanggap ng score na 29 over 30, pinakamataas sa ating unang season, ay si Maura Monsalud. Yan. Congratulations po sa lahat ng mga nagsipagtapos sa ating unang season ng Bidani Nutri Live. O diba, sosyal ang tugtog pang graduation talaga. Yeah, congratulations sa ating mga graduates. Ayan, may mga pumapalakpak na rin.
Ayan, at ngayon naman po, para naman maghatid ng mensahe pa sa ating mga graduates sa unang season ng Bidani NutriLife, pakinggan po natin ang mensahe mula po sa dekano ng College of Human Ecology, si Dean Raden Piadoso. Panoorin at pakinggan po natin ito. Magandang araw sa lahat ng nakikinig at mga taga-subaybay sa programang ito, ang Bidani NutriLife Online Nutrition School in the Air of the College of Human Ecology in partnership with Radio DZLB of the College of Development Communication, UP Los Baños. Isang pagbati sa mga lumahok sa unang serye ng programang Bidani NutriLife at sa mga nanguna, sa mga nagsipagtapos na kalahok. Binabati ko rin ang pamunuan ng Bidani sa pagbalangkas ng ganitong uri ng programa na tiyak na makakatulong ipalaganap ang kahalagahan ng nutrisyon, lalo na sa ganitong naiibang panahon. Hangad ko na sana ay higit pang lumaganap ang ganitong gawain upang ang ating mga mamamayan ay matiyak ang kanilang kalusugan. Sa mga nagsipagtapos, isang hamon ito sa inyo upang maging tunay na ehemplo ng lipunan sa kaalaman at pagsasagawa ng mga gawaing pangkalusugan at pangnutrisyon. Sama-sama nating isulong ang ganitong mga simulain tungo sa isang bayang malusog at maunlad. Muli, isang mainit na pagbati at maligayang Pasko sa lahat. God bless us all. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po. Dean Raden Piadoso, ang dekano ng College of Human Ecology, para po sa inyong mensahe para sa ating programa ngayong pong araw na ito. Talaga nga pong isang naging malaking hamon itong pandemyang ito, at maging yung paggawa na rin ng programang ito, ngunit ngayon pa man, considering na maraming nakilahok at naging successful ang ating programa, abay, nawa nga po magkita-kita po ulit tayo sa susunod na season next year. Sana naman. Alright, bati-bati portion po muna tayo. Abay, medyo marami tayong mga naiwang pagbati sa ating comment section na. Sige-sige. Total naman eh, huling araw na natin. Itodo na natin. Tita Pam Gonzalez, good morning, NutriLife graduates. Happy graduation day. Oy, magpa-blow out daw. Ay, bawal lang ano ha, mass gathering ha. Si, ayan, ang aking butihing ina, Seria Pesigan Garma. Good morning, anak. Love you. Aww. Si Ma'am Bedumyo, good morning everyone. Congratulations to all. Uy, si Kiara Manuel, batchmate ko to sa ano, sa College of DevCom, nung sudyante pa ako. Gogi, thank you. Yan. Si Tita Ana Castañeda, nakasamahan din po natin sa Bidani, ay nakatutok din. Good morning. Congratulations sa mga graduates. Pagbati po mula kay Sir Leo Togado, ang Municipal Nutrition Action Officer ng Magdalena, Laguna. Mula po kay Ma'am Maura Monsalud, ang ating class valedictorian. Merry Christmas and thank you, Bidani NutriLife. Isa ko pang batchmate sa DevCom, si Karina Bundak, nakatutok sa ating ngayon. Hi, Kay. Rosemary Urikia, yan si Ma'am Rose. Merry Christmas and congratulations to all from Mahayhay. Si Ma'am Mildred Padigos, nanonood mula sa Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Yan, si Tita Bel, Tita Chare, nagko-congratulate sa ating mga taga-subaybay. Si Ate Baby Lazaro, kaklase din natin yan noon sa DevCom, nakatutok din sa atin. Tita Pam Gonzalez, nagpapaabot din ang kanyang congratulations at maraming salamat sa lahat ng enrollees at taga-subaybay. Kita-kits tayo uli at mag-invite pa tayo para sa second season. Aba, talagang kiniklaim na natin na may season 2, ha? Makakaulit talaga tayo. Stay safe, healthy, and alert sa ating lahat. Si Tita Bel Lalap, nakatutok din sa atin ngayon. Ayan, nag-thank you siya sa ating mga liderato dito sa atin sa Bidani, IHNF at CHE.
si Ma'am Laura Marie. Ayan. Suki din natin ito. Thank you so much po, Bidani. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Alright. Time check po muna. Iwastong inyong mga orasan. Alas di. Yes! Impunto na po ng umaga. Ayan. Nalalabi na po ang ating pagsasama-sama para sa taong 2020. Ano po? So, bago po tayo magtapos, ay syempre, ay gusto po nating pasalamatan ang lahat ng mga nakasama natin dito po sa programang Bidani Nutri Live. Una po sa lahat, maraming salamat po sa liderato ng Bidani, IHNF at ng CHE, sa pangunguna po ng aming program leader, Professor Angelina Felix, Institute Director Professor Laila Africa at kay Dean Raden Piadoso. Siyempre po kasi sila yung pumirma dun sa aming letter of agreement. Pero siyempre, maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ming, Ma'am Lai, and Dean Raden. Thank you po. Maraming salamat din po sa liderato ng Department of Development Broadcasting and Telecommunication sa pangunguna po ng kanilang department chair, si Professor Trina Lea Mendoza, at ng kanilang dekana na si Dean Maria Stella Tirol. Maraming maraming salamat din po sa ating mga katuwang mula po rito sa Bidani, ang ating mga kapwa reps. Mula po sa ating broadcast modules team, sina Miss Maria Charina Maneha at Miss Belinda Lalap. At sa ating community coordination team, sina Mr. Arnold Abuyog, Miss Pamela Gonzalez, Miss Ana Castañeda, at pati na rin po si Miss Bel Lalap ay kasama din dyan. Maraming salamat din po sa ating mga admin staff, sina Kuya Ton Samonte, Kuya Randy Porcioncula, para po sa pagtulong sa pag-aayos itong ating improvised na studio mula po sa isang sulok ng CHE Research and Extension Center. Ay, ayan, o, diba? Nagkaroon tayo ng ganitong setup. Siyempre, maraming maraming salamat din po sa ating mga nagsilbing Nutri Experts. Mga miyembro po ng ating broadcast modules team, sina Assistant Professors Joyce Parco at Isa Chris Bernardo ng Institute of Human Nutrition and Food. At syempre ang ating mga nakasamang on-air resource persons na sina Assistant Professors Angelica Navasero at Marjorie Ann Layosa. Mga kasamahan po natin mula sa IHNF. Maraming maraming salamat din po sa ating mga naging katuwang sa Radyo DZLB, sa pangunguna po ng ating executive producer, si Ma'am Marifee Magsino. Alam niyo po, si Ma'am Marifee, dati pala siyang kabidani bago siya lumipat sa College of Development Communication. Kaya po nung nalaman ko na siya ang ating executive producer, sabi ko, aba, buti na lamang dahil malapit sa puso ang naging EP ng programa. Yan, di ba? Mga lumang connection. Maraming salamat po, Ma'am Marifee. Sa project leader ng DZLB Online na si Sir RJ Galang. Yan, napakagaling din yan ni Sir RJ. Ang ating technical director, si Sir Chad Roble. Ayan, napaka matyaga ng ating technical director. Kung wala po siya ay hindi rin po kami makakapagsahim papawid. Ayan, ang ating TD Chad. At ang ating media production specialist na si Sir Chris Kalamlam. Siya po yung gumagawa ng mga social cards natin. Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga katuwang na municipal at barangay local government units. Hindi lamang po sa lalawigan ng Laguna ha, kundi po sa buong bansa dahil nationwide nga po ang reach ng ating palatuntunan. Maraming maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga nutrition action officers, mga opisyal ng barangay, mga barangay nutrition scholar, mga barangay health worker, at iba pa po mga katuwang natin sa mga bayan at sa mga barangay na naging mga katuwang din po natin upang maipakalat sa madla itong ating programa, lalong-lalo po sa ating mga katuwang na pamayanan at komunidad. Maraming maraming salamat din po sa mga miyembrong pamantasan ng Bidani Network sa pagsama rin sa amin sa unang season ng ating programa. At syempre kami po ay umaasa na yung itong ating nagawa sa Bidani Nutri Live sa Radyo DZLB ay maisakatuparan din sa inyong mga pamantasan at sa mga pamayanan na inyong pinaglilingkuran.
At syempre, higit sa lahat, maraming maraming salamat at congratulations sa ating mga enrollees na graduate sa ating unang season. Yay! Congratulations po! Nasaan na yung ating palakpak? Yan! Congratulations po sa inyo. Hangad po namin na nabigyan po namin kayo ng mga kaalaman at impormasyong pangnutrisyon na inyo pong magagamit sa inyong araw-araw o sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi may sakakatuparan o hindi maisasakatuparan ang ating palatuntunan. Kaya po muli maraming 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 salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan, may mga pahabol lamang na pagbati. Marami palang magpa-birthday sa Institute of Human Nutrition and Food. Si Ma'am Chi Gordon Silio ay nagdiwang ng kanyang kaarawan noong December 15. Ngayong araw, ang nagdiriwang ay si Ma'am Amy Sherry Barion. At sa Disyembre 27 ay si Ma'am Divine Grace Domingo naman ang magdiriwang ng kanilang o ng kanyang kaarawan. Kaya po sa ating mga kasamahan sa institute na magse-celebrate at nag-celebrate ng kanilang kaarawan, nasa ng ating Happy Birthday Choir. Happy birthday. Okay lang po na ipadala ninyo dito sa Cherek ang inyo pong mga pahanda para sa amin. Ayan, at yan po ang kabuuan ng unang season ng Bidani Nutri Live. Ayan, sa wakas, pati rin po kaming mga on-cam at off-cam gagraduate din po kami. Para po tuloy-tuloy ang ating pag-connect sa isa't isa, i-like ang Bidani Network Program sa facebook.com/bidani.np. Sundan ang @bidani_np sa Twitter at Instagram. At bisitahin ang aming website bidani.uplb.edu.ph. Sundan nyo rin po ang Radyo DZLB sa facebook.com/RadyoDZLB at Radyo DZLB 1116 sa Twitter at Radyo DZLB sa Instagram and DZLB 1116 kHz AM ang tinig ng kaunlaran sa YouTube. Masusubaybayan po ninyo sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB ang iba pa mga palatuntunan ng ating himpilan kagaya ng Galing UPLB kasama si RJ Galang, leader kake ng UP Community Broadcaster Society, banda rito sa LB kasama si Chad Roble at Taalaman at Bayanihan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Bidani Nutri Live mula po sa UP Los Baños Bidani Network Program at Radyo DZLB, ang inyong lingkod, Gen Garma po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Lagi po nating tatandaan, nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama sa taong 2021. At muli, ang lagi't-lagi naming iniiwang pagbati sa inyo ay... Goodbye, sweetheart. Goodbye. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat.